po si Josefa Josinistan, 25 years na sa Japan. At kasalukuyang nagtatrabaho ko sa Luxembourg Embassy as a chef. Ano lang, magsasaka din ang magulang ko at mangingisda ang tatay ko. Mahirap ang pera. Sa lahat, siguro pare-pareho lang, pero sa akin kasi, kaya ako nag-abroad dahil gusto ko mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak ko na makapag-aaral sa magandang paaralan. Sa eroplano pa lang, talaga umiiyak na ako. Nung iniwanan ko po ang anak ko is nasa kindergarten. Lalo pa kung minsan na yung magkaroon sila ng hindi magandang, sorry, yung hindi maganda yung may karamdaman ba? Siyempre, nag-aalaga ka dito, may nakikita kang mga bata, tapos maalala mo yung anak mo na kailangan na may mag-alagang ina. Masakit siya, hindi biro. Laging nangangarap na sana matupad yung gusto mo na pinapangarap mo na mabigyan mo yung anak mo ng maganda kinabukasan. Yun talaga yung unang-una kong iniisip noon. Nakilala ko ang Philinvest dahil kay Jay. Kita ko talaga ang Philinvest kahit saan. Matatag na company. Tapos, lagi kaming may training, ganyan. Nakikinig lang. Tapos hanggang doon na nag-invest ako. Sa totoo lang, lagi kong pinagmalaki ang Philinvest. Hindi sa andito ako. Dahil dati kasi maraming real estate pumupunta dito. So hindi mo mapaghindian. Kailangan mo pagbigyan. Makikinig ka sa kanila. Pero wala akong makabit sa Philinvest dahil bukod doon sa Buhos Tibay, ang ating pundasyon. Napakaganda po dahil yung in-expect namin na ito turn over na ganito, lagi yung advance. Doon kami nagulat. Nag-caretaker po ako ng condominium sa Ayala, the Organita condominium. Mm-hmm. Hindi po, biro, alam po kasi ang condominium, nung nag-offer siya, sabi ko, ay, ang condominium, pang mayaman yan, sabi ko. So, sabi ko, baka mag-ano na lang ako, mag-agent as ano, seller, ganon. Pero nakita ko, sir, na ang DP is zero interest, bayaran mo ng ilang buwan, aba, iba to. Yung pangarap ko na mag-abroad, na para lang makatapos ang aking mga anak, natupad, na nakabahay ako, may sasakyan, ito naman, pangkabuhayan. Kung magtayo ka ng company, hindi mo pa alam kung mag-boom talaga eh. Ito, wala ka nang gagawin eh. Pagka-turn over, sila na bahala, tapos ibigay na lang yung kita, ipasok na lang doon sa account mo. Yung dati, sabi niya kung pwede daw sila makarenew ng another 6 months. So, the same tenants pa rin po. So, matatapos siya ng June. So, 1.5 years na. Sabi ko nga, hindi ko ito pinangarap, pero binigay ni Lord. Sabi ko, huwag niyong masamain, huwag niyong sabihin na nagyayabang. Pero, we're not getting any younger. Katulad ngayon, kumikita ka. Mag-invest ka na. So, ngayon, pag uwi mo, hindi ka kawawa. Pag makita ko yung iba talaga, sir, na nagsikap, na marami silang investment, natutuwa ako, sir. Pero kayo, sir, nagbibigay kayo ng inspiration sa mga kababayan, nagsishare kayo lahat ng yung mga pinagdaanan. Nandyan kayo, buhay na nagsalita, na alam na nangyari sa totoong buhay. Yun, sir, eh. Maraming salamat, Philinvest International. Binago at ginising nyo ako sa katotohanan. Inuturing nyo nun po kami na isang pamilya na binibigyan lagi ng inspirasyon. Thank you so much. Proud Philinvestor ako.